morning, kapigmates. Good morning. Morning na kasi, madaling araw na dito. Okay. So, pigibankers at sa lahat ng mga viewers. So, last time, I did a vlog about the feeding guide. Okay, so, hindi ko naman talaga lahat mailalagay doon sa video na yon. Kasi yun nga, mahaba na yun, 22 minutes sobra. So kung i-detail ko pa masyado. So in the last part of that video, sabi ko nga mag-comment na lang kung ano yung mga hindi ko nabanggit. Okay, so yun nga, sa pakain na yun, hindi naman ibig sabihin ko noon na halimbawa starter is 20 days, 10 days pa lang kumakain na ng maximum, i-shift mo agad sa grower. Hindi naman ganun ano yon. At least naman nasa 3/4 na ng edad. Halimbawa, kasi starter is 20 to 30 days yan eh. Depende sa feed brand. Okay? So, halimbawa, naka 25 days na at saka nasa maximum na yung kain niya. So, yun, pwede nang i-shift yun. Pero kung nasa 10 days pa lang naman, huwag na muna. Ano naman, baka naman sabi ko kasi doon is dagdag ka ng dagdag. E baka naman pinipilit mo lang yung baboy, halos pumutok na. Tapos, kaya iniisip mo, sabi niya ganun eh. Sabi niya pwede na mag-change agad kasi kumakain na naman ng ganito kadami yung baboy ko. So, pwede na i-change. Baka i-monitor mo din yung baboy, baka naman baka naman sinosobra mo na. So, hindi na healthy din yon. So, parang pinipilit mo lang. So, hindi ganun. Okay? At yung mga feeding guide naman, yung mga pagpapakain, tingnan nyo rin, hindi lang kasi sa edad yan, depende rin yan sa timbang ng baboy na. So, kung magaling kayo magtansya sa baboy nyo, madedetermine mo rin kung magsishift ka na rin eh. Diba? Ganun, malawak kasi yun eh. So, yung iba nagchat-chat, nagko-comment. So, maganda yun at least. Nasasagot ko yung iba. So, most likely makikita naman niyo sa comment section. Lagi akong sumasagot eh. Diba? So, magtanong na lang kayo. Sometimes may mga dislikes. Okay lang naman, mag-dislike. Pero sige, sabi ko nga last time is tutuloy natin doon sa gamot. Sa fattening muna tayo, medication program kaysa fattener. So, fattener is from pre-starter na hanggang sa finisher. Doon lang muna tayo, okay? Yan, so roll intro bago tayo mag-start. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please do subscribe, click mo yan, at click also the notification bell, select all para ma-notify ka sa mga susunod kong videos, at paki-like na rin and share para malaman din ng iba yung ating mga videos. Salamat po! Okay, so, yun, sa fattener, So, sometimes bumibili tayo ng fattener. Okay, so pagbili mo niyan, kadalasan talaga niyan is 45 to 50 days, 'di ba? So, at sana wag kang bibili ng mga pa lang 35 days. Kasi 5 days from walay, masailan pa 'yan. Baka pagdating sa iyo may mga sakit. So, medyo mahirap 'yan. Okay, so at least naman nasa age na ng 45 to 60 days. Diba? So, tumitimbang ng mga 12 to 15. So, okay na yon. Or kahit 10 kilograms, so okay pa naman. At least nasa, basta mga 40. Kadalasan kasi lumalabas yung mga sakit ng biik. Kadalasan yan lumalabas at age 35 to 40. Lumalabas yan dyan. Lalo na kung kulang sa management at sa medication program. So, yun. So, pag bumili ka ng biik, ganito. So, yung tip ko dyan, alamin mo kung ano yung mga gamot na ginamit nung pinagbilhan mo. So, siguro naman, okay lang magtanong sa kanila, di ba? Kasi naman, syempre, binili mo, ano ba yung ginamit na nila?
Kasi alam nyo, yung antibiotics kasi, hindi yan pwedeng inuulit-ulit. Nagkakaroon ng immunity. So, bacterial immunity. So, pag alimbawa, nakapag-inject na sila ng ganitong antibiotic, pagdating sa'yo, baka nag-inject ka ulit ng ganun, hindi pwede yun. Okay? So, that is a repetition of antibiotic. Lalo na kung very short period of time. So, hindi pwedeng ganun. Sabi yan ng idol ko. Bawal yun. Okay? So, kailangan kung gagamit ka ng antibiotic, iibahin mo. Kasi, ano yun eh. Nagkakaroon ng antibiotic immunity. Okay, so yung bacteria hindi na namamatay dahil nga immune na doon sa antibiotic. Okay, so dapat tinatanong nyo yung binilhan ninyo kung ano ng mga gamot, ano ng in-inject nila sa kanila mga biik, kasi kailangan mo yun malaman. Okay, so yun nga, medyo awkward nga dito sa amin. Awkward kasi may bumibili ng mga biik sa akin. Ako pa yung nagsasabi na ganito na yung in-inject ko dyan, ganito na yung medication na ginawa ko dyan. Madalas kasi yung mga bumibili dito, halos walang pakialam kung ano nang ginamit mo sa biki. So, but that is a very important aspect na kailangan alam mo. At ganito, pag nakabili ka na ng fattener, so kung hindi ka naman malalaking farm, kasi sa malalaking farm, pagdating talaga sa kanilang farm, kina-quarantine pa yan. Parang ganito ngayon, ano. Kina-quarantine, nag-i-inject sila ng mga bakuna and antibiotics sa baboy. Kasi baka may dalang bakterya yan at makahawa dun sa kanilang maraming mga baboy. Okay, so, pero dito kadalasan sa gaya nating mga backyard hog raisers, wala namang ginagawa tayong ganun, ano. Pero at least sana, nakapag-inject tayo ng mga antibiotics kasi baka may bakteryang dala yan. At saka disinfect natin yung baboy. Baka kasi syempre maging carrier yan ng mga bakterya sa pagpasok sa ating baboyan. So mahirap din. So yung fattener naman, hindi naman gaanong maselan yan. Depende yan sa management mo. Okay, so hindi lang siguro mitigation program yung sasabihin ko dito. Pati na siguro yung iba't ibang aspeto sa fattening. Kasi ano, hindi naman maganda na puro tayo treatment na treatment lang. So, punta, dapat marunong tayo doon sa preventive talaga, yung sa prevention. Dapat yun yung alam natin. Okay? So, sana ganun. Okay, so, halimbawa, bumili ka na. Balik tayo ulit. So, bumili ka na. So, tinanong mo, ano ba yung mga ginamit na. Okay, so, bumili ka halimbawa, 45 days na, hindi pa napurga. Okay, so pagdating sa iyo, syempre purgahin mo. Kasi ang papupurga kasi ano yan, dapat at 36 days na age ng biig, dapat napurga na yan. Pero bawal purgahin yung mga may mga sakit na biig. Kailangan healthy yung biig bago purgahin. Okay? So, huwag kayong mapupurga ng may mga sakit, nagtatae kasi yung pagpupurga kasi that is very stressful. Okay, so, itanong mo muna doon sa binilihan mo kung napurga na o hindi. Tapos, monitor mo muna yung biik mo for 1 week kung hindi ba siya manghihina o kaya may sakit. At least kung masigla siya, pwede mo ang purgahin. Okay? Tapos, pag nagpupurga kayo, syempre, kasamahan mo na ng vitamin B complex kadalasan. Mahalaga kasi yung vitamin B kasi ano yan, anti-stress, pampalakas ng energy level ng baboy. So yan. So syempre na-stress siya sa purga, so at least mayroon kang ibinigay na anti-stress naman. So mabilis yung recovery. Pwede namang pagsabayin yan eh. So may mga nakikita naman ako na pinagsasabayan. Kasi nga, kahit si idol, pinagsasabay yan. Sino bang idol yan? Basta, pwedeng pagsabayin yan. Okay? So, yun. Okay, so, maliban sa purga, alam nyo yung fattener nga, hindi naman masyadong masilan talaga yan. So, kailangan lang, dapat ang kulungan mo is not overcrowded. Nakaka-stress sa baboy ang overcrowding. Madaling masakit yung baboy dyan.
Kasi kung overcrowded yung pen mo, lalo na kung pangit yung ventilation ng pen mo, is nag-i-increase yung ammonia dyan. Yung ammonia, level of ammonia. Madaling mag-increase, kaya nakaka-stress yan sa baboy. Kakasakit sila dyan. Okay? Lalo na kung sabi ko nga yung ventilation, pangit. Dapat kasi yung taas, medyo open, naka-circulate yung hangin sa may pen mo, pataas. Nakalabas yung hangin, lalo na yung ammonia. At para naman hindi magkaroon ng madaming ammonia, kailangan naglilinis kayo ng kulungan. Okay? So dapat inaalis yung mga tae talaga dyan. So overcrowding, dapat nasa 1.8 to 1 square meter per pig. Okay, so sa fattener, yun talaga yung standard dyan. Huwag kayong mag-overcrowding. Halimbawa, 3x3 na pen, 3 meters by 3 meters, that is 9 square meter. Dapat nasa 9 lang. Pwede naman paabutin mo ng 10 to 11. Pero ganun lang. Huwag mo masyadong damihan. Kasi magkakasakit sila sa overcrowding. Kaya minsan nasasakit yung mga bait mo. So hindi tayo puro treatment lang, ha. Kailangan sa management din. So ventilation, syempre mas maganda yung mga grills, mga bakal, ano, para sa pen ng fattener mo. Okay, okay yun. Okay, so para yung hangin pumapasok. Kaya lang pag ganun, pag gabi, magtabing ka, lalo na ngayon maulan, kailangan ka maglagay ng tabing sa paligid ng pen mo. Lalo na kung grills. Kasi kung open lang yan at mahanginan yung mga baboy mo, possible yan magkaroon ng pulmonya o pneumonia. Okay? So, papasokin ng bakterya yung baga ng baboy mo, kasi nga masisira yung baga ng baboy mo kasi dahil sa lamig, papasok yung tubig. Mataas kasi yung humidity ng hangin. Okay, so magkakaroon ng deposit ng tubig sa baga. So masisira yung lining ng baga, mapapasok yung mga bakterya, magkaroon ng mga infection, secondary infection. So mamamatay. Baka pagpasok yung mycoplasma, yan yung iba-iba pang bakterya na magdudulot na ng secondary infection, kakapulmon niya yung baboy mo, tigok. Yan. So mahirap yan. So pag-usapan natin siguro yan sa susunod na panahon, yung ganyang sakit. Halimbawa yung, lalo na yung pulmonya. Madalas kasi nasakit ng baboy is pagtatae at pulmonya. Yung iba-ibang mga cases na is ano yan, medyo ano na, nasa management mo na siguro yan, kaya nagkaka ganun. Pero yung pagtatae, pneumonia naman is na napeprevent naman yan eh. Kung tapos mo nang panoorin ang ating video at gusto mo pang manood ng mga ibang video na may kinalaman sa pag-aalaga ng baboy, punta ka lang dito sa logo na Carnoso Pig Farm TV. Click mo yan at makikita mo dito ang aking channel. Dito, click mo ang mga video at nandito naka-upload ang aking mga videos tungkol sa pag-aalaga ng baboy at iba pang bagay. If you find this video informative, please click the subscribe button and also the notification bell for more videos to come. Thank you and God bless.